Happy Sunday po sa inyo pong lahat, mga kapatid. Ayan, magandang umaga po sa lahat po ng ating pong mga kapatid na nakagigising pa lamang ngayon. At tayo ay masaya at pinagpala ng ating Panginoon ngayon pong umaga na ito para po pag-aralan ang kanya pong mga salita. At ngayon ang ating pong pag-aaralan, isang malinis na konsensya, September 11. Bunga, ito ay bunga ng pagtalaga. Yung malinis na konsensya. Kapag ba hindi malinis ang konsensya mo, hindi ka na ba pwedeng maglingkod sa Diyos? Dapat ba talagang linisin ang konsensya? Of course naman, syempre. So tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na siyang aming patuloy na pinaglilingkuran, kayo po ang patuloy naming sinasamba. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming kasalanan. Amin pong idinadalangin o Diyos, ang aming pong pag-aaral ngayon pong umaga. Gabayan niyo po nawa kami at tulungan na amin po maisabuhay ang lahat ng aming mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang pinakakitext po natin ngayon ay matatagpuan po natin sa Gawa 24 verse 16. Ang sabi po dito, dahil dito ay laging nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. So sino po ang laging nagsisikap? Ito pong ating pong Apostol Pablo, ayan, o si Lucas, mga kapatid. Si Lucas kasi ang mayroong sulat nito. At syempre, yun pong mga apostol po natin, nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Kasi nga naman mahirap na maglingkod sa ating Panginoong Diyos kapag meron kang daladala. Ayan, kapag meron kang ginawang labag sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid ko, ay ano yun, nidaladala mo yan eh. Bigat-bigat mo yan eh. Kahit na nakaligtas ka sa panahon na ito, ibig sabihin, kahit na ikaw ay hindi nahuli nung una sa ginawa mong pagkakamali, pero yung kasi yung konsensya, daladala yan eh. Daladala mo yan eh. Kaya sa paglilingkod sa Panginoon, napakahalaga po yung malinis yung ating kalooban. Ibig sabihin, wala tayong daladala. Kasi kung meron tayong bigat-bigat na daladala, mahirap maglingkod sa Panginoon. Eh. Daladala mo yan, mahirap maglingkod sa Panginoon. Sabi dito, mga kapatid, tinatawagan kayo ng Panginoon na suriing mabuti ang inyong puso. Tinatawagan niya kayo na gawing hiyas ang katotohanan sa inyong pang-araw-araw na gawain at sa lahat ng inyong pakikitungo sa isa't isa. So dito po, saan po tayo tinatawagan ng ating Panginoon na suriin ang ating puso? So bakit natin susuriin ang ating puso? Susuriin natin ang ating puso kung paano tayo nakikitungo sa isa't isa. Paano natin isinasabuhay yung katotohan ng ating tinanggap? Maaring banal tayo kapag kaaraw ng Sabat. Di ba? Maaring lagi tayo nag-worship sa ating puntahanan. Pero kamusta naman yung pakikitungo natin sa kapwa natin mananampalataya at lalong higit sa ibang mananampalataya, kamusta ang ating po pakikitungo sa kanila? Ayan po, kamusta ang ating pakikitungo sa kanila? Sabi dito, mapanganib para sa inyo na maliitin ang mga banal na hinihingi ng konsensya. Bakit? Araw-araw ka bang natututo sa paaralan ni Kristo, natututo kung paanong alisin ang pag-aalinlangan at masasamang pagpapalagay. Kaya sa sumunod po, sabi dito, natututo kung paanong maging patas at marangal sa iyong pakikitungo sa iyong kapatid para sa sarili mong kapakanan at sa kapakanan ni Kristo. So dito po mga kapatid ko, no? Narito pong sinasabi po ng ating pong devotional sa Kapiling ng Diyos sa Bukang Liwayway. Isinulat ito ni Mrs. White at kinote niya yung mga talata sa banal na kasulatan na sinasabi dito mga kapatid ay yung pong pakikitungo natin sa kapwa natin, lalo na sa kapwa natin mananampalataya. Bakit kasi ganun, ano? Kung sino pa yung kapamilya mo, doon ka pa parang galit na galit. Di ba? Kung sino pa yung anak mo, yun yung nabubuyaw. Kung sino pa yung asawa mo, kung sino pa yung kapatid mo, kung sino pa yung magulang mo, yun ang parang galit na galit ka ron, ano?
At ito pa nakakalungkot kung sino pa yung kapwa mo mananampalataya. Parang para bagang allergic ka dun sa mananampalataya, kapwa natin mananampalataya. Para bagang mas matindi yung iyong galit. Kung minsan, pagka tayo ay nakikipagtalo, pagka po natin mananampalataya, ay parang grabe, ano? Pero kung ibang tao, tayo nag-ministry, pag naglilingkod tayo, mabait tayo, eh, di ba? Mabait tayo, nagbibigay tayo ng gift, bibigay tayo ng merienda, mabait tayo kapag tayo naglilingkod sa iba. Pero kapag ka, kapwa nating mananampalataya kay Kristo, medyo nag-iiba, ano? Hindi naman lahat. Pero meron din. Madalas ganun na nangyari. Pero marami rin naman ang mapagmahal sa kanilang kapwa mananampalataya. Sabi dito mga kapatid, maging patas at maging marangal ang pakikitungo natin sa iba nating sa kapwa-tao natin at lalo na sa ating kapatid kay Kristo sa at saka sa laman. Yan. Para kanino? Para sa kapakanan ng ating pong Panginoong Jesus. Totoo po yun. Hindi kasi mapipenetrate ang salita ng Panginoong Diyos kung yung barrier po ay yung alitan. Paano mo ngayon papangaralan yan? Paano mo ngayon mapapa-active yan? Paano mo ngayon madi-disciple yan? Kung yung barrier ay yung pong relationship, di ba? So mahirap yun. So alang-alang kay Kristo, itong ating isipin, ano? Kahit gaano man kagalit ikaw, kahit gaano ka man ka nang gagalaiti, kahit gaano man kalaki ang pinaglalaban mo, kahit gaano man katama ang pinaglalaban mo, ang pinakahigit na iisipin mo dito, yung kapakanan ni Kristo. Ayan yung the best dyan. Yung kapakanan ng ating Panginoon, ang ating iisipin. Kung tayo ay sasagot, kung tayo ay magbabawi doon sa sama ng loob na ating naranasan sa kapatid, iisipin natin, ano kaya itong epekto nito sa pagpapahayag sa salita ng Panginoon? O kahit sa kapitbahay natin, madalas mayroong mga ganun, di ba? Di natin may iwasan na kung kailan ka natutulog, magpapatugtog na napakalakas na music. Ganun, mayroong mga ganun eh. Marami pang ibang pinaghaawayan. Pero kung tayo ay gaganti, yan, eh, kamusta yung kapakanan ng ating Panginoon? Yan yung ating laging iisipin mga kapatid. Kaya sabi dito, ang lahat ng maglilingkod sa Diyos na walang pangamba sa masamang araw na iyon, sangayon sa itinuturo ng konsensya, ay mangangailangan ng katapangan, katatagan at kaalaman ng Diyos at ng kanyang salita sapagkat silang tapat sa Diyos ay uusigin. So dito po mga kapatid, ano, kailangan talagang malinis ang ating pong konsensya. Yung pong pagkamalinis ng konsensya ay natututunan ito sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. Natututunan po ito sa paglead ng banal na Espiritu sa ating pong buhay. Ito po ay natututunan mga kapatid. At isa sa pwede nating matutunan ay yung katapangan, katatagan at kaalaman sa salita ng Diyos. Bakit? Dahil darating din ang araw na ang tapat sa Diyos ay uusigin. Totoo po yun. Kaya pa hindi pa dumarating yung pag-uusig. Mayroong din timeline niya ng ating Panginoong Diyos. At yung timeline niya, alam niya na sa panahon na yon, tapat ang kanyang mga lingkod. So sa panahon po natin, hindi pa po time at maaring hindi pa nakikita yung talagang katapatan ng bawat isa sa atin. Ano? Hindi pa nakikita yung katapatan ng bawat isa sa atin. At napakaganda dito mga kapatid na malinis yung ating konsensya sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Unti-unti. Gusto niya ang buong bayan niya, ano, maging tapat sa kanya. Yung mga nagsasabi na sila ay nananampalataya sa Panginoong Diyos. Tayo nagsasabi na nananampalataya tayo sa Panginoon. Gusto ng Panginoon na makita tayong tapat. Di ba? Alam niyo, ang tapat ay uusigin. Kaya tayong mga mananampalataya, dapat ihanda natin ang ating sarili na maging matapang tayo. Ibig sabihin, eh, maging firm tayo mga kapatid. Talagang matatag tayo na kahit usigin tayo, mananatili tayo sa Panginoong Diyos. Magagawa mo yan manatili sa Panginoon kung nag-aaral tayo ng salita ng Panginoong Diyos. Pero kung hindi, hindi mo nababasa yung Biblia, hindi mo nauunawaan yung mga salita rito, wala yan mga kapatid, hindi mo yan
Hindi ka magiging matatag sa pananampalataya. Hindi ka magiging matatag sa panahon na ang mga mananampalataya ay uusigin. Mamasamain ang kanilang mga motibo. Bibigyan ng maling kapakahulugan ang pinakamabuti nilang mga pagsisikap at itatakwil ang kanilang pangalan bilang masasama. So ito ang pinaka nakakalungkot dito at pinaka nakakadismaya rin sa part ng isang mananampalataya. Yung mamasamain yung magandang motibo, yung bibigyan ng kahulugan, yung mabuti mong ginagawa, nagiging masama ka. O itatakwil ang pangalan po natin. Yun ang pinakamatindi dyan. At yan ay naranasan siyempre ng ating Panginoong Diyos. Yung magandang motibo ng ating pong Panginoong Jesus na iligtas ang buong sansinukob sa pamamagitan niya, eh napagkamalian siya na siya ay papalit sa mga gubernator, sa mga hari sa panahon niya. Eh kasi sa panahon niya talagang pag may threat ng pamumuno, yari ka dun sa mga doon sa mga leader, sa mga political leader eh. Kaya nga yung mga apostol natin doon, yung mga disciples, na nabitay sila eh. Pinatay dahil sa sila'y nangangaral tungkol kay Jesus. Dahil ang dapat lang sambahin sa panahon na yun, ang dapat lang sambahin nun ay yung mga hari o yung pinakapinuno, yung presidente, kung baga ganun. Yun ang dapat na sambahin doon. Ngayon, kapag meron kang ibang pinapangaral na sasambahin, talaga mapupugutan ka ng ulo, kaya talagang mabibitay ka. Kaya ganun ang nangyari, mga kapatid ko. Yung mabuting ginagawa natin, nagiging masama yun sa paningin ng iba. Ano, minamasama. Mabuti yung hangarin mo, pero napapasama ka. May mga ganun pagkakataon. Kaya kailangan nating tatagan ang ating loob. Magagawa mo lang yun, umalinis ang iyong konsensya sa tao at sa Panginoong Diyos. Pero kung may ginawa kang pagkakamali, pero hindi ibig sabihin na may ginawa kang pagkakasala, eh lagi nang marumi yung konsensya mo. Pwede mong malinis ito sa pamamagitan ng paglapit natin sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng paghingi natin ng tawad sa ating Panginoong Diyos, malilinis natin ang ating konsensya. Kasi ganun naman yan eh. Ang Panginoong Diyos ang naglilinis ng ating konsensya. Hindi common. Ikaw ay maraming pagkakamali, maraming pagkakasala eh. Iisipin mo na napakaduming-dumi mo na. Ano? Na pinandidirihan ka na. Hindi ho, mga kapatid. Kasi kung lalapit tayo sa Panginoon, kayang-kaya naman tayong linisin ng Panginoong Diyos. Malilinis ang iyong konsensya kung ikaw ay nakipag-ayos sa ating pong Panginoong Diyos. Ano? Kung ikaw ay nakipag-ayos sa ating Panginoon at siyempre sa kapwa natin tao. Yan. Kailangan po natin gawin yun para talagang bumulusok tayo sa pangangaral. Kaya nga po sa atin, sa Seventh-day Adventist, kung meron man nagkamali in public, no, nagkasala in public, inihikayat natin na sila ay magpadisiplina. Bakit? Para po yung konsensya ay malinis. Ganun po yun eh. Para wala kang daladalang bigat. Ibig sabihin, tulong din yun doon sa nagkamali. Tulong din yun. Yun ay alalay din ng ating church. Kaya lang, kailangan dumaan sa magandang process. Dahil pag mali naman yung process, magpakabatisyon si kapatid o hindi na magsimpa. So, dapat tamang process din. Kasi gusto natin na yung konsensya ay malinis. Kasi lahat naman tayo dito makasalanan eh. Eh dapat nga tayong lahat dito madisiplina eh. Pero syempre, yung public na ginawa mo, eh dapat public din na ayusin. Yung private na ginawa mo masama, eh sa Panginoon mo, sabihin, huwag mo lang sabihin sa iba, baka yung iba matisod naman sa iyo. Di ba? Kasi lahat tayo dito may pagkakamali, lahat tayo dito may pagkakasala. Pare-pareho natin kailangan ng ating pong Panginoon. At ito ang tatandaan natin bilang isang mananampalataya, hindi lahat ng mga ganda nating ginagawa na-appreciate ng iba. Yung iba, ang sabi dito, na papasama tayo, na ginagawang masama yung mabuti nating hangarin. Yung pagsikap natin ay binibigyan ng pakahulugan ng masama, ng iba yung pakahulugan nila. Pero sa atin, okay yung ating ginagawa. Tama yung ating motibo, maganda yung ating motibo, pero sa iba na misinterpret nila. Pero ganun pa man, ano man yung isipin nila, wag, hindi yun ang mahalaga. Ang pinakamahalaga, yung paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. Oh, yung bunga ng pagtatalaga natin sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya sabi dito, gagawa si Satanas gamit ang kanyang mapandayang kapangyarihan upang impluensyahan ang puso at palabuin ang pag-unawa upang gawing tila masama ang mabuti at mabuti ang masama. So si Satanas pala ang gumagawa ng ganyan. Dahil
sa panahon ni Jesus Christ, naranasan niya. Yung mabuting ginagawa ni Jesus, naging masama. Di ba? Naging masama yung ginagawang buti ng ating pong Panginoon. Kaya nga siya naipako sa krus. Biruin mo na pagbintangan na talagang siya'y nagkasala. Ano? Naipako siya sa krus. Yung mabuting ginawa ni Jesus, naging masama. Kung si Jesus nga, nagawan ni Satanas ng paraan para maging masama yung kanyang pagmamalasakit ng ating pong Panginoong Jesus. Nagpagaling siya during Sabat, no? Yung mabuting adikain ng ating Panginoon, binasama ng tao. How much more tayo na mga lingkod ng ating Panginoon? Talagang yung ating pong mga mabubuting gawa, maaaring maging masama rin sa paningin ng iba dahil kay Satanas. Yan ang matindi dyan. Habang mas malakas at mas dalisay ang pananampalataya ng bayan ng Diyos at mas matibay ang kanilang determinasyon na sundin siya, higit na mabangis na magsisikap si Satanas na gisingin laban sa kanila ang galit nilang niyuyurakan ang kautusan ng Panginoong Diyos. Bakit ganito yung sinasabi dito mga kapatid? Kahit gaano kalakas, habang malakas at dalisay ang pananampalataya ng bayan ng Diyos, ito pala'y sinasabayan ni Satanas ng matinding panunukso, matinding gawain para tayo ay mayanig, mawala sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Bakit mga kapatid? Kasi sangayon din sa Apokalipsis, galit si Satanas sa mga nasunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Kaya, diba? Sabi sa Apokalipsis 12:17, galit si Satanas sa mga sumusunod sa kautusan ng Panginoong Diyos. Kaya habang palakas at patindi yung ating pananampalataya, triple din yung ginagawa ng kaaway para tayo ay mapalayo sa gawain ng ating Panginoong Diyos, para tayo ay madistract. Kaya sa buhay natin, pang araw-araw, maraming mga distraction para pagkaaraw ng Sabat, makalimutan mo sumamba. Para sa buhay mo, makalimutan mo magmisyon sa Panginoon. No? Okay lang na magsamba ka, mangiling ka ng araw ng Sabat. Pero si Satanas gagawa ng paraan na sa isang linggo, hindi ka makapag-mission para sa Panginoon. Yun ang matindi dyan. Kasi ang pinakamahalaga ngayon, mga kapatid, hindi lang yung basta palaguin natin, yung pananampalataya natin, kasama rin sa pagpapalago ng pananampalataya, ay ibahagi yung pong mabuting balita. Yan. Ibahagi yung salita ng ating pong Panginoong Diyos. At take note, ano? Kung meron man tayong nararanasan na matinding pagsubok sa buhay natin, huwag na tayong magtaka. Bakit? Dahil si Satanas talagang galit yan sa mga natupad sa utos ng Diyos. At sabi dito, dapat na isagawa ang ating pagtitipon at dapat tayong kumilos upang sa ating pagbalik sa ating mga tahanan, maaari nating mapanatili ang konsensyang malaya sa paglabag sa Diyos at sa tao. At sabi dito, isang kamalayang hindi natin nasagutan sa anumang paraan ang sinumang ating nakasalamuha o nagkaroon man ng nakasisirang impluensya sa kanila. Kaya sabi po dito, kung ating po titignan mga kapatid, ano po ang dapat nating isagawa? Yung pong pagtitipon. Ayan. Yung pong tayo ay kumilos pabalik sa pananatili natin sa ating Panginoong Diyos. Ang kailangan pala dito mga kapatid, tayo ay magsama-sama. Magpalakasan tayo ng ating pong pananampalataya. Hindi ibig sabihin na magunahan, ibig sabihin mag-alalayan tayo mga kapatid. Para nang sa ganoon, yung pong pananatili ng ating pagsamba sa Panginoon ay lalo maging mainit. Kasi kung ikaw lang na hindi ka makikisama sa kapwa mo mananampalataya, ang mangyayari dyan lalo kang mawawala ka sa pananampalataya sa Panginoon pag ikaw lang mag-isa. Pero pag marami kang kasamang mananampalataya, sama-sama kayo, nagtutulong kayo para sa gawain ng Panginoong Diyos, napapalakas yung pananampalataya po natin . At sabi po dito, kapag tayo ay sama-sama at kumikilos sa gawain ng Panginoon, naiiwasan yung pong mga alitan sa loob ng church kapag sama-sama tayong naglilingkod sa Panginoon. Pero kung nakastay ka lang sa ganyan, wala tayong ipinaglilingkod sa Panginoong Diyos, darating ang araw, tayo-tayo rin ay magsusuwagan. Di ba yung kalabaw? Kapag yan ay nag-aararo, hindi nag-aaway. Pero pag yan ay nakatali lang, pinagtabi mo yan, walang ginagawa, mag-aaway yan. So ganun po ang mga mananampalataya din ng ating Panginoong Diyos. Kailangan talaga tayo gumawa sa gawain ng Panginoong Diyos. At ang pinaka-the best dito,
babantayan po natin. Kamusta po yung ating konsensya? Kamusta po yung pakikitungo natin sa Panginoong Diyos? At kamusta naman yung pakikitungo natin sa ating kapwa-tao? Kaya po sabi po dito sa 24:16 ng gawa, dahil dito'y laging akong nagsisikap na magkaroon ng isang malinis na budhi sa Diyos at sa mga tao. Bakit? Dahil ang paglilingkod sa Panginoong Diyos ay kailangan na yung ating konsensya maayos, yung ating damdamin maayos, yung puso at isipan natin ay clear. Talagang sa Panginoon ang tumbok. Hindi po magulo, hindi kung anuman, kundi talagang clear yung ating mind. Kasi kung meron kang iniisip, meron kang dalandala, may bigat-bigat ka sa buhay mo, paano ka naman makapaglingkod sa Panginoong Diyos doon na maayos? Paano ka magsasap? Paano ka magbabible study? Paano ka magsisermon? Kung meron kang bigat-bigat na dalahin sa iyong buhay, mahirap, di ba? Kaya kailangan na ngayon pa lang, balak mo maglingkod sa Panginoon, ayusin mo na yung iyong konsensya. Ayusin na natin. Kasi isa yan sa bunga ng pagtatalaga sa ating pong Panginoong Diyos. Kaya po, dito po sa pinag-uusapan nating pagtatalaga, mga kapatid, nawa, gabayan tayo ng ating Panginoong Diyos na talagang totoong magtalaga tayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Dahil ang gawain niya, nariyan lang naman din. At yung pong timeline ng ating Panginoong Diyos, kung kailan siya babalik, talagang totoong mangyayari ayon sa banal na kasulatan. Bakit ko nasabi? Bakit po ko nananampalatayang ganun? Dahil natupad na yung 1,260 days, years, ano? Yung 2,300 years na pinakamahabang propesiya sa banal na kasulatan, natapos na. Yung nga propesiya na napakahaba-haba na yun, natapos na. Oh, how much more yung sinasabi ng ating Panginoon na pagdating niya, totoong matatapos din yun. Dahil nga yung mga propesiya ay natapos na kahit gaano man ito kahaba. Ganun din sa kapanahunan po natin. Kaya po, mangyayari na darating ang ating Panginoon. Pero ang tanong, ano yung naging bahagi natin sa gawain ng Panginoon? Malinis ba yung konsensya natin na naibahagi natin ang salita ng Panginoon sa kakilala natin, sa kaibigan po natin? Tayo po ang makasasagot niyan, mga kapatid. Sa umaga po na ito, isama natin sa panalangin ang pagtatalaga ng bawat isa na talagang maninindigan tayo para sa Panginoong Diyos at ang ating iisipin yung kapakanan ng Panginoong Diyos sa bawat kilos natin, sa bawat pananalita natin. Kamusta? Iisipin natin lagi yung kapakanan ng ating Panginoon, hindi yung kapakanan natin. Minsan yung pride natin, yung kapakanan natin, yung iisip natin. Patawarin tayo ng Panginoon. Ang nangyayari, magkakalabo-labo talaga. Magkakagulo talaga pagka ang iniisip mo, kapakanan mo lang. At hindi yung kapakanan ng ating Panginoong Jesus. Kasi kung iisipin natin yung kapakanan ni Kristo, magiging payapa ang lahat. Di ba? Maglilingkod tayo ng maayos sa Panginoong Diyos. Kasi ang iniisip natin, kapakanan ng ating tagapagligtas. So, pagpalain tayo ng ating Panginoon, mananalangin tayo, pangunahan tayo ni Brother Melvin, at pakinggan muna natin ang awit na ito, papuri sa ating pong Panginoong Diyos. Maraming panahon dito sa mundo, ginugol ang oras ko at lumayo sa'yo. Tinahak ang dan ng kalayawan, ika'y nalimutan, ngunit di ka nang iwan. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ika'y aring, ngunit ika'y namatay para sa akin mga kasalanan, O Jesus. Sa panahong napapagpag, ika'y kumalinga, tunay na dakila ka, o
Diyos, mapagpala ang iyong biyaya ay di nawawala. Purihin ka, O Diyos, ang hari ng buhay ko. Dakilang pag-ibig mo ang dahilan ng kaligtasan ko. Dakilang pagmamahal mo ang siyang bumago sa buhay ko. Ikay hari, ngunit ikay namatay para sa sa buhay ko. Ika'y hari, ngunit ika'y namatay para sa aking mga kasalanan, O Jesus. Dakilang pag-ibig mo. Amen! Praise the Lord! At meron na naman tayong magandang reminder sa ating ating pamumuhay. Isang malinis na konsensya. Sabi nga, salamat po, Pastor. Tunay nga naman talaga po na kahit na maganda yung ating motibo sa gawain, maganda yung ating malinis ang ating konsensya. Pero marami pa rin mga kalaban, ano po, maraming tawag dito, negative ayon, eka nga, na parang pinapasama yung ginagawa, o parang minamasama yung ginagawa. Pero kagandahan yan, ang huwag po tayong bibitiw, kagaya sabi ni Pastor. Halimbawa, si Jesus po, nung siya nasa lupa, di ba maganda naman ang kanyang bitiin, magpagaling, mag-ministry, pangalat ng mabuting salita. Pero, siya'y kinakalaban, ano po, kinakalaban. Natural daw kasi na kakalabanin talaga tayo ng kalaban pag tayo gumagawa ng para kay Jesus. So, pero si Jesus ay tama rin naman sa kanta ni Ma'am Karen. Dakila ang pag-ibig. Pero hindi niya binitawan yung kanyang, hindi siya sumuko kahit na marami siyang makalaban sa kanya hanggang sa ang binigay niya, buhay niya para sa ating lahat. Salamat po sa kanyang pag-ibig ng ating Ama. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Magsama-sama tayo manalangin para tayo ay patuloy na mapalakasin. Let's pray po. Amang banal na mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Una sa pagbibigay sa amin pagkakataon muli sa umaga ito na aming marinig ang mensaheng inyong inilaan para sa amin sa pamamagitan ni Pastor. Salamat po at kami ay patuloy niyo pinaalalahanan sa bawat umaga. May ay maglingkod ng malinis. Malinis ang aming konsensya. Malinis ang aming motibo. Gawa po kami ay tatagin ninyo palagi pagkat marami talaga kumakalaban sa mga gumagawa para sa inyo. Tunay na maraming mga negative or maraming mga umupuksa sa mga mabubuting gawa kagaya ng kay Jesus Christ nung siya ay nandito pa sa lupa. Matalangin po namin na palagi niyo kami bigyan ng malusog na kaisipan upang hindi kami madala ng kaaway. Salamat po sa iyong pag-ibig. Ngayon din namin dinadalangin ang kapatiran, mga nakikinig ngayon, oras na ito, ngayon din naman na makikinig sa replay. Amin po sinasama sa panalangin ng prayer request ng bawat isa. Alam niyo po, laman ang aming puso at isipan sa mga oras na ito. Sama-sama po namin ito ay dinadalangin sa inyo. Pagalingin niyo po, Ama, ang may mga karamdaman kung ano pa man ang problema ng patira na nilalapit namin sa inyo. Bigyan niyo po kami ng marunong na kaisipan upang aming mapili ang tama at ang mali. Upang sa gawin, ang aming
paglilingkod ay maging tapat, maging malinis ang aming konsyensya. Alisin niyo po ang nakabibigat sa aming damdamin upang ito ay hindi maging hadlang para sa aming tuloy na paggawa. Dalangin din po namin ang aming mga personal na ministry, ang aming mga paggawa sa bawat araw. Kanya kami ng malusog na pangatawan at ganyan din ang aming mga sinesera ay makaunawa tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas. Ganyan din ang mga jail ministry sa akin at ang kanya-kanyang ministry ng kapatiran. Ganyan din ang mga Bible students. Amin po sila patuloy na sinasama sa inyo. Salamat po Ama sa palagi niyong pagdinig sa aming mga dalangin at umihiling po kami ng kapatawaran sa aming kasalanan. Dito po ang lahat ay aming inihiling, hindi dahil sa gusto namin na inyo itong ipagkaloob, ngunit nawa po niyo ibigay ang inyong kaloob para sa amin. Salamat po sa inyong mga biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po muli mga kapatid. Good morning po sa lahat ng gumising ng maaga. Sa lahat mga nag-share na ko po, napakarami. 10 shares. Parang ano to, yung pinakamataas na shares na nakita ko. Salamat po. Ano po, alam natin na pag marami nagsishare, mas maraming magpapalain. So good morning po sa lahat. Mga family ni Ate Revy, Maricel Velasquez, good morning po sa inyo. Lahat ng mga kasama niya dyan na nakikinig. Si Nanay ni Risa, lahat po ng kasama niya dyan na nakikinig. Good morning po sa inyo. Brother Jerry Galapon, good morning po sa inyo, pati sa inyong buong pamilya dyan. Sister Marilyn, Ate Christy, good morning po sa inyo ni Elder. Lahat ng mga kasama niyo nanonood, good morning po. At sa family ni Elizabeth, Sister Elizabeth Rese, good morning po sa inyo. At sila pa, Rodencia Cordova Tomas, good morning po sa inyo. Ma'am, again din po sa inyong kasama dyan sa bahay, good morning po. Melissa Gamboa, good morning po sa inyo, buong pamilya. Salamat sa pakikinig, palagi patuloy. Again din naman si Josephine Canilo Mercado, good morning po sa inyo at sa inyong pamilya. Ano po? At si Sister Evangeline at ang kanyang pamilya, good morning po sa inyo. Kung kayo nanonood dyan sa background, good morning po sa inyo. At lahat po, nang hindi ko nabanggit, na hindi ko nakita yung pangalan dito, alam ko nandiyan kayo sa background. Good morning po sa inyo. Patuloy po tayong ni-invite ni Jesus na bumalik, makinig sa bawat umaga upang tayo patuloy na ma-bless at tayo ay maging magkaroon ng pagpapala sa umaga sa buong maghapon. Maraming salamat po. Hanggang bukas. God bless po.